We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Magandang araw! Ito ang Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Davao City, ako po si Sara Hilomen Velasco. Abangan! Baybay ng Bulinao, Pangasinan, positibo sa red tide toxin ayon sa BFAR. Sako-sakong tahong at iba pang shellfish mula sa naturang bayan, nasabat. 10 taong gulang na bata sa Tagum City, kinamamanghaan ngayon dahil sa kanyang kulay asul na mga mata. Ang kabuang detalye ng mga balitang yan alamin mamaya. Tatlong senior citizen ang naitalang namatay sa mga pagbaha sa Davao Oriental at Davao de Oro. Samantala, malawakang pagbaha naranasan din sa Agusan del Sur kung saan kabilang sa mga napinsala ang mga palayan at paaralan sa probinsya. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nawasak ang hanging bridge na ito sa barangay Maglaho sa Katiil, Davao Oriental matapos tamaan ng rumaragasang baha, bunsod ng malakas na ulan dala ng low pressure area. Ito ang dinadaanan ng mga residente patungo sa sentro ng barangay. Kaya gumamit na ng motorized bangka ang rescue teams ng PDRMO, Katiil LGU, BFP at PSWDO upang marating ang lugar. Nasa 120 na magkakaanak ang apektado sa naturang lugar na nabigyan na rin ng food packs at supply ng maiinom na tubig. Inasikaso na rin ang pagbabalik ng supply ng kuryente at tubig sa lugar matapos masira ang water pipes dahil sa baha. Nakatakda ding maghatid ng solar lights ang provincial government para may pansamantalang magamit ang mga apektadong residente. Nasira naman ang dam sa barangay Aragon sa naturang bayan din dahil sa malawakang pagbaha. 3 senior citizen naman ang naitalang namatay sa Davao Region bunsod ng epekto ng LPA. Isang 83-anyos na lalaki na kinilalang si Valentine Caayon ang nalunod matapos anurin ng rumaragasang baha sa barangay Alegria, Katiil, Davao Oriental. 2 senior citizen na taga Compostela, Davao de Oro ang nalunod din sa baha. Kasalukuyan pang inaalam ng otoridad ang pagkakakilanlan ng mga ito. Samantala, patuloy naman ang paghahanap sa naiulat na nawawalang 64-anyos na kinilalang si Sofonios Dumaig na taga Mungkayo, Davao de Oro. Samantala sa Agusan del Sur, nabasa at nasira naman ang mga gamit dito sa Binungan Elementary School sa bayan ng Viruela matapos bahain dahil sa malakas na ulan bunsod ng LPA. Ang mga guro nagtulong-tulong na para maisalba pa ang mga gamit na pwede pang mapakinabangan matapos ang pagragasa sa nasabing paaralan ng hanggang dibdib na taas ng tubig baha. Samantala, itong mga magsasaka sa naturang bayan pa rin. Sus, kasayang sa umayo. Madali na! Umay, manghagdaw! Sinagip ang mga palay na nababad sa baha na ibinilad nila bago pa mangyari ang pagbaha.
sa bayan ng Bunawan. Hanggang dibdib na taas ng tubig baha ang sinuong ng mga residente matapos umapaw ang mga ilog, batis at sapa sa nasabing lugar. Makikita naman sa highway ng bayan ang mga residenteng lumikas matapos malubog sa tubig baha ang kanilang mga kabahayan. Maging ang ilang lugar sa sentro ng bayan ng San Francisco, binaharin. Patuloy ang assessment ng PDRMO sa pinsalang dulot ng pagbaha sa probinsya. Namigay na rin ang LGU ng relief packs sa mga naapektuhan ng baha. Ako si Ari Gil Relator para sa GMA Regional TV. 5 taong gulang na batang lalaki patay matapos madaganan ng bumagsak na pader ng kanila bahay sa Pasig City, Iloilo. 2 kasama pa nito sa bahay, sugatan. Ang detalye sa report ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bisan ano ko piyong gamata ko, ginaningal ko hibi kapuko. Nga nagasinggit ka na ako nga nanay. Masayahin at mabait, ganito kong ilarawan ng kanyang pamilya ang 5 taong gulang na si Christian. Pero naging bangungot sa pamilya ang masakit na sinapit ng bata nang aksidente itong madaganan ng pader nang masira ang bahay ng kanyang lola sa barangay Poblasyon Ilaya, lungsod ng Pasig, Iloilo, Webes ng hapon. Umiyak pa nang iparating ni Lola Jovi ang masamang balita sa ama ni Christian na kasalukuyang nakapiit sa kulungan. Napag-alaman na kasama ni Christian na nanonood ng TV ang tiyuhin na si Jolan Sorongon nang bumagsak ang pader ng kanilang bahay. Patuloy namang ginagamot sa ospital si Jolan. Nasugatan maging ang tiyahe ni Christian na si Shaina na nasa loob din ng bahay nang bumigay ang pader. Tigulpi lang na ano, bala daw nag-uyog. Kagulpi nag ano, padalong paus, mag-us-us. Tamo to, magwa, dalaga na ganyan pagawa nito kami, kagawa, dalaga kami sa dalong. Tamo to, ay kapit may nagpa-us-us sa dalong. Sa imbestigasyon ng Pasig City BFP bago tuluyang nasira ang bahay, ay naramdaman na ng pamilya na parang may yumayanig. Ang balay, may haligin si Dalom siya na nakatungtong man sa tubig. So meaning basta tubigan eh, may possibility maghumok na siya darang-dira. Sinubukan pa daw ng rescue team na maisalba ang buhay ng bata, ngunit wala na itong buhay nang makuha mula sa bumagsak na pader. Nagtamo ito ng mga sugat sa ulo, noo at iba pang bahagi ng katawan. Sa lawas, yun ako daw napilpilan sa isang ano, siminto, mayroong mga traces pero isang balay, mga kahoy. So tungod ay ano, siya mumok ng lawas niya, mo ginunakpos ang iyong sa iyong kamatayo. No? Ako si John Sala para sa GMA Regional TV. Ganap nang naging isang bagyo ang low pressure area na nasa Eastern Samar at pinangalanan itong Tropical Depression Agaton. Ayon sa PAGASA, ito ay nasa layong 120 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar kaninang alas 5 ng umaga. May taglay itong lakas ng hangin na nasa 45 kilometers per hour at unos na 55 kilometers per hour. Mabagal ang paggalaw nito papuntang west-northwestward na direksyon. Pero may posibilidad na ito na maging isang tropical storm sa Lunes. Dahil dito itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Eastern Samar sa Visayas at Dinagat Island, Siargao at Bukas Grande Island sa Mindanao. Samantalang isa pang bagyo na nasa labas ng bansa na isang tropical storm malakas ay nasa layong 2,015 kilometers east of Mindanao. May lakas ito na 75 kilometers per hour at unos na umaabot sa 90 kilometers per hour. Gumagalaw ito sa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour at inaasahang papasok ito sa bansa ngayong Lunes at papangalan ng Basyang. Posibleng magsanib ang dalawang bagyo kung papasok na sa bansa ang tropical storm malakas. Samantala ang Luzon at Metro Manila ay makakaranas ng fair weather condition pero may mahihinang pag-ulan pa rin. Ang buong Visayas at Mindanao naman ay makararanas naman ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan. Magpapaulan din sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ngayong hindi pa gaanong dagsa ang mga bumibiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya, ilang araw bago ang Semana Santa, inaasahan na ng mga pamunuan ng mga bus terminal sa iba't ibang bahagi ng bansa ang pagdami ng mga pasahero at biyahero sa susunod na linggo. Narito ang report. Ilang araw bago ang Semana Santa, normal pa ang sitwasyon sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur. Ayon kay Nonoy Reforzado, Operations Manager ng Naturang Terminal, hindi pa gaanong marami ang mga dumadating na mga pasahero sa riyon pero sa susunod na linggo, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga biyahero mula sa NCR na uuwi sa mga probinsya. So ang ini-expect po namin yan na mga biyahero
yung masabi natin na dagsaan ng biyahero by Wednesday. Mula Miyerkules Santo, nasa mahigit 2,000 pasahero kada araw ang inaasahan na dadagsa sa terminal habang posible pang madoble ang bilang na ito pagsapit ng Easter Sunday. Samantala, tiniyak naman ang pamunuan ng terminal ang mga ipatutupad na security at health protocols sa mga naturang araw. Sa Cebu City naman, inaasahang aabot sa 40,000 pasahero ang dadagsa sa Cebu South Bus Terminal simula ngayong Linggo hanggang sa Huwebes Santo. Pero ayon kay Carmen Quijano, ang manager ng terminal, na 75% lang ng kapasidad ng kanilang waiting lounge ang pahihintulutan ng mga pasahero na makapasok. Kaya gagamitin na ang likurang bahagi ng terminal bilang karagdagang waiting lounge. Nasa 2,500 na pasahero ang maaaring ma-accommodate ng terminal at bukas ito 24 oras. Inaasahan namang hahaba ang pila ng mga pasahero sa labas ng terminal, kaya ang terminal management ay humingi na ng tulong sa Cebu City Traffic Office at Kapulisan para sa kaayusan ng pila at pagpapatupad ng health and safety protocols. Bukas ay magsisimula na maglagay ng assistance desk ang LTO Region 7 at LTFRB Region 7 sa mga bus terminal ng lungsod. Maaari na rin kumuha ng special permit ang mga operator para sa kanilang mga bus na magbabiyahe sa iba pang ruta. Nagpaalala naman ang LTO sa mga bus operator at driver na siguraduhin ang roadworthiness ng kanilang mga sasakyan. Ang akong concern all buses nga they come to the terminal perfect. Nga dili na sila mga arrival na ko for the reason nga guba. Dahil na pasakyan ng puno, no? Masasay na, yes, it's true nga. Taas ang linya, but I think the provincial government is already planning to deploy buses, additional buses and specific route. Kakaunti pa din ang mga bumibiyahe pa uwi sa kani-kanila mga probinsya sa Davao City Overland Transport Terminal Biyernes ng umaga, tulad na lang ni Aniline. Po, mag-a-advance talaga po kasi nakalibla po sir ako. Kaya uwi talaga ako. Ngayong maluwag na ang restrictions, umaasa ang pamunuan ng bus terminal na mas dadami pa ang mga pasahero sa mga susunod na araw. Since naanata sa alert level 1, I'm expecting the influx of passengers. First, pinatutukan dyan na to ang security measures na to, that is sa DECO terminal, of course, with the coordination sa ato ang task force Davao. Hindi na din kailangan magpakita ng vaccination cards bago sumakay ng bus, pero inirekomenda ng mga otoridad na dalhin ito kung sakaling kakailanganin sa kanilang pupuntahang lugar. Magdedepende pa din daw sa dami ng mga pasahero kung magdadagdag pa sila ng biyahe ng bus o hindi na. Pero tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga bus kahit sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Paalala pa rin nila na patuloy na sundin ang health protocols. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Baybayin ng Bolinao, Pangasinan, positibo sa red tide toxin ayon sa BFAR. Sako-sakong tahong at iba pang shellfish mula sa naturang bayan na sabat sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV Balitang Amyanan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-harvest, pagbibenta at pagkain ng anumang uri ng shellfish na mula sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan. Nagpositibo sa red tide toxin ng coastal waters ng bayan. Ngayon po ay dinideklara na po natin na positive po siya ng red tide. Ibig sabihin po nito, yung mga toxin level na nakuha mula sa samples, sa mga shellfish samples na galing sa Bulinaw, ay lumagpas po ang kanilang PSP toxin level doon sa itinakda ng batas. Patuloy na minomonitor ng otoridad ang baybayin ng Bulinaw, partikular sa bahagi kung saan galing ang mga sample na nakitaan ng paralytic shellfish poisoning. Kasabay nito ang mahigpit na panawagan sa iba't ibang bayan na mas higpitan pa ang pagsuri sa mga auxiliary invoice para maiwasan ang posibilidad na pagpuslit sa mga shellfish mula sa Bulinaw. Sa Dagupan City, nasabat ng City Agriculture Office, katuwang ang Market Division, ang sako-sakong shellfish na mula sa Bulinaw, Pangasinan kaninang madaling araw. Tiniyak ng City Agriculture Office na mahigpit ang kanilang monitoring sa lahat ng ipinapasok na shellfish sa Magsaysay Fish Market. Ang mga tahong na ito mula pa sa Navota City. Oh, mahigpit sila dito sa Dagupan, dito sa bayan, mahigpit sila kung ano yung hindi nila pinapapasok dito. Dahil sa red tide, apektado ang kalakalan ng isda't shellfish products sa Magsaysay Fish Market. Matumal kasi. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV. Final leg ng Limitless, a musical trilogy ni Asia's Limitless star Julian San Jose, mapapanood na ngayong gabi.
GMA Synergy at lahat ng nasa likod ng kakaibang musical presentation, excited na at lubos na nagpapasalamat ng mapili bilang finalist sa 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Narito ang report. Nang magsimula ang part 1 na Breathe ng Limitless, a musical trilogy na ginawa sa Mindanao, namangha ang buong mundo sa kakaibang musical experience na handog ni Asia's Limitless star Julianne San Jose. Kaya napabilang ito sa mga finalist ng prestigyosong international award-giving body na 2022 New York Festival's TV and Film Awards. Nagpapasalamat ang GMA Synergy sa pangunguna ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Beltran Amoroso sa naturang panalo. Nagpapasalamat tayo because Julie trusted us with this project. Without her, no, saying yes to this masterpiece, no, eh, hindi natin magagawa itong Limitless. It was her actually who really, you know, nagpa-trigger for us to do this, no, and to showcase the Philippines, lalo na yung ating mga iba't ibang mga places, no, not just as a tourist spot or area, but where we can do live music. Ayon sa direktor na si Paolo Valenciano, hindi basta-basta ang pinagdaanan ng production team nang ginawa sa gitna ng pandemya ang part 1 na Breathe sa Mindanao at sinundan ng part 2 na Heal sa Visayas. It is a very stressful thing to put together, just to be completely honest. Kasi nga, no, it's not, hindi siya yung typical na project, eh. Hindi siya typical na concept for an artist. It feels like we did something right. Samantala, mamayang gabi na mapapanood online ang pinaka-inaabangan na part 3 na Rise. Ayon kay Julianne, mga pagbangon at pagpapahalaga sa sarili ang ibabahagi niya sa kanyang fans. So it's all about like finding myself, like taking a pause, taking a break, ganyan. Tapos sumunod naman yung heal, like syempre kailangan nating harapin yung mga problems natin, yung mga kinatatakutan natin. So this time, we're rising to the occasion. Parang tinatanggal na natin lahat ng mga bagay na nakakapagpabigat sa loob natin. Excited din si Julianne dahil first time niya muli na mag-perform live na may audience nang magsimula ang pandemya. Actually, no rehearsals pa lang, parang talaga ba? Like, sure, ang surreal lang kasi talaga nung thought na, wow, we were really doing this, like, talaga ba? Ito na pala yun. Tapos hindi pa talaga siya nagsisink in sa akin. Kaya sabay-sabay nating saksihan ang kakaibang final leg ng Limitless, a musical trilogy, lalo na at may sorpresa si Julianne para sa kanyang fans. Yes, mga kapuso, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa Limitless Musical Trilogy. From the very, very beginning, from Breathe to Heal, and now we rise. So sana po ay nangkilikin pa rin po natin ang sariling atin. We're just very, very proud of this project. And I hope that you can still get your tickets at gmanetwork.com/synergy. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babae ang arestado sa pagnanakaw sa isang grocery store sa bayan ng Zaraga, Iloilo. Pagsita sa suspect ng cashier ng tindahan, nakuha na ng video. Yan ang balitang hatid ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Palantawa ako sa ang bag! Palantawa ako sa ang bag! Hindi nyo ko pagpag, diyan di ha? Sa unang tingin, akalain mong eksena sa pelikula ang video na ito. Pongko, te! Isa, pongko, te! Ngunit ito palang pagsita ng cashier ng isang grocery store sa bayan ng Zaraga, Iloilo sa babaeng nagnakaw sa mga paninda ng tindahan. Naghabulan pa nga sa gitna ng kalsada ang cashier at ang babae. Balik! Balik! Tanggi, pulis! Tanggi, pulis!
Nahuli ang babae at nakuha sa dala nitong bag ang iba't ibang grocery items na nagkakahalaga ng 600 pesos. Kinilalang babae na si Rose Andy Ocampo, 37 anyos na mula sa bahay ng Dueñas. Walang tigil ang pag-iyak at pagmamakaawa nito nang dalhin ng mga pulis sa presinto. Gin grocery niya nga sa tray amo to ang iya nga puntani nga baydan pero gin gin accosted sang cashier sang mga grocery nga ginbutang niya sa bag niya. Ayon sa cashier, pagpasok pa lang ng suspect ay binabantayan na niya ito dahil nakakaduda raw ang kinikilos nito. Nakita ko siya sa dilata, may bag siya mo. Tapos gamata-mata mo na oh, sulod. Tapos doon nagamuna sa sakon, doon nagbalik, di ba la? Kawala na ko dayon eh, pero nakita ko na. Sige ko pala tuwala ko sa bag mo. So doon nagkwa na sa. Dito na ko din ang meron sa. Sige ko pala ito ako isang bag mo. Ang ko din siya. Pas kapalak na sa. Tumanggi namang magbigay na kanyang pahayag ang sospek na kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa kasong theft. Ako si John Salat para sa GMA Regional TV. Agaw atensyon ang 10-taong gulang na batang babae sa Tagum City sa Davao del Norte dahil sa kulay ng kanyang mga mata. Ating kilalanin ang blue-eyed girl ng Tagum City sa report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Siya ang 10-taong gulang na si Christine Asho, morena, dark brown ang buhok, pero ang kanyang mga mata, color blue. Kaya marami ang naiinggit sa kanya dahil sa kakaibang kulay ng kanyang mga mata. Maibog man sila sa kuha, kay blue daw kong mata. Ingnan ako nga, di man mo pangit, gwapo mong gihapon mo. Unang nakilala ng GMA Regional TV si Christine sa Purokmangga, Barangay Mankilam, sa Tagum City, Davao del Norte, noong Marso 22 ngayong taon, nang binaha ang kanilang lugar. Kaya muling binalikan ng news team si Christine at hindi pa rin maiwasan ng grupo na mamangha sa kulay ng kanyang mga mata. Kahit nga ang kanyang mga kapitbahay na palagi na siyang nakikita, namamangha pa rin. Ganun kasi mata. Mm. Kay? Blue eyes. Mata, blue eyes. Gapa. Attractive kay siya sa buong lugar. Kay siya rin kakaiba din rin na mata. Blue eyes. Kadalasang tanong na natatanggap ng ina ni Christine si Chris ay kung saan daw niya ipinaglihi ang kanyang anak. Ginahan lang kong SpongeBob. Salida. Ano lang. Ganaan ko mga cartons. Mm-hmm. Dili pa man kaya siya maklaro mong pagamay niya. Mm-hmm. So, naklaro naman siya 3 months. Mm-hmm. So, naklaro na jud. Yeah. Dataw na jud niya yung pagka-blue. Blue na raw talaga ang kulay ng mga mata ni Christine simula nang isinilang ito. Nabahala nga raw si Chris dahil baka raw bulang ito. Pero, normal naman daw ang paningin ni Christine. Subalit, ang ipinagtataka ni Chris, bakit blue ang mga mata ni Christine? Gayong Pilipino naman sila ng kanyang mister at dark brown ang kanilang mga mata, pati na ng kanyang dalawa pang anak. At sa pagkakaalam niya, wala silang lahi na may blue eyes. Kabalaka, nalipay, siyempre di man na mawala ng kabalaka kay siya lang man niya. Dili man po Amerikano kung ba na. Ayon sa isang optometrist, may mga rason kung bakit blue ang mga mata ni Christine. So ang color actually sa mata is tungod na siya sa melanin. Bali pigment na siya na ginasecrete sa melanocyte. So usually kita mga Pinoy, Asians, kuan gyud atong mata brown. Pwede na siya sa ang reason ana is katong ang melanin jud. Mo po na reason sa atong skin actually, atong buhok. Melanin gihapon ang reason ana tanan. So ikaduha pod na reason is pwede sad siya na naa sila'y kana ganing distant na ba na relative na Caucasian pod ba kana ganing nigawas ra sa iyaha ba recessive gene sa iyang mamagpapa pero sa iyaha nigawas nga nagblue eye siya. Ayon pa sa specialista, wala naman daw dapat ikabahala ang mga magulang ni Christine. Wala dapat ikabalaka sa kay tungod color ang color sa mata is katulagi tungod sa melanin mo na mugawas sa iris katung color sa mata nato ang iris na ang tawag ana na naay blue eyes so ang iris blue yung iris ana so dili ra ta mabalaka maliban sa kanyang kamanghamanghang blue eyes
Nakakamangha rin ang pagiging mapagmahal at matulungin ni Christine sa kanyang pamilya. Sa katunayan, ay tinutulungan niya ang kanyang mga magulang na kumita ng ekstra sa pamamagitan ng pagbebenta ng gulay na kangkong. Dahil hindi sapat sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya nila ang sweldo ng kanyang ama na isang truck driver at wala namang trabaho ang kanyang ina. Kaya, pangarap ni Christine sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang guro. Ako si John D. Esteban para sa GMA Regional TV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Driver at angkas nito patay matapos madagana ng dump truck sa Negros Oriental. Binawian ng buhay ang rider na si June Chris Machon, 23 anyos, ng Santa Rosa, Dumaguete City matapos mabangga ang minamanehong motorsiklo nito sa dump truck na nawala ng preno sa crossing Chapo, Barangay Tampi sa bayan ng San Jose sa lalawigan ng Negros Oriental Martes ng tanghali. Napag-alaman na pumailalim sa dump truck si Machon at agad isinugod sa ospital at ang angkas nito na babae. Pero idiniklarang dead on arrival na si Machon at makalipas ang ilang oras na matay maging ang kasama nito babae. May mga kabahayan din sa gilid ng kalsada na nasira nang bumangga ang dump truck. Wala namang naiulat na sugatan ng mga residente sa mga nasabing kabahayan. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Jose Police Station ang driver ng dump truck na si Emmanuel Villamor, 42 anyos. Nakatakda siyang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to double homicide at damage to property. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.